kayo mga best! Welcome to my channel! Ngayon ay magluluto po tayo ng chop suey. Ang mga kakailanganin po nating mga gulay ay repolyo, mushroom o kabute, sayote, broccoli, red pepper, bell pepper, green beans, carrots, cauliflower, baby corn, sibuyas, bawang, paminta, asin, at olive oil. At saka po ang atay ng manok at saka balon-balunan ng manok. Okay mga best, umpisa na natin. Okay. Habang magigisa tayo ng mga gulay, dito po sa side na ito, sa isang kawali, iluluto natin ang ating atay at balon-balunan. Lagyan natin ng olive oil. Ito namang isang pagpipirituhan natin ay vegetable oil. Kainit-initin lang natin mga bes. Igigisa na natin ang bawang. Sunod ang sibuyas. Mga bes, sibuyas, puti, pula, violet, kung ano meron kayo sa inyong kusina, po pwede yan. Hindi dapat tayo nai-stress, mga bes. Yan. Gigisa-gisahin lang natin. Habang ginigisa natin ang sibuyas at bawang, ipiprito natin ang ating atay. Ang atay po ng manok ay minarinate ko lang sa asin. Pipirituhin lang natin itong dahan-dahan. Kung hindi nyo gusto ang atay o balon-balunan, pwede rin nyo gamitin ang chicken breast o kung anong inyong gusto. Pwede rin ang pakpak ng manok, diig ng manok, kung saan kayo masaya mga bes. Siyempre, may magko-comment sa inyo bakit kailangan iprito ang atay ng manok. Kasi po, pag isinama natin siya sa gulay, sa pag-iisa, agad siyang madudurog. Kaya kailangan iluluto ng hiwalay. Okay, halu-haluin ang sibuyas. Una natin igigisa ang matitigas na gulay. Carrots, green beans. Mas masarap din ang may chicharo, kaya lang sa panahon ngayon, ubos na ang aking chicharo sa aming garden. Mga bes, hindi dapat lahat ay sabay-sabay ang gulay dahil maduduro. Mga bes, lagyan natin ng asin, paminta, medium heat lang ang gulay, ang ano sa gulay. Yan. Haluin. Tingnan natin ang ating atay. Yan. Magsarap po nito. Medyo tusta na konti. Yan. Mabango na. Oh, sarap. Meron kasing hindi gusto ang balong-balunan ng atay. Kaya lang, hari ang aking gusto ilagay sa capsule, mga bes. Papaliwanag ko sa inyo, ang balon-balunan po ay lalamasin sa asin. Pagkalamas sa asin, huhugasan mabuti. Pagkatapos, inyong pakukuluan, itatapon ng tubig at huhugasan muli. Tapos, saka ipiprito. Medyo matrabaho mga bes, pero masarap kung itong inyong isasuhog. Palagi niyong tatandaan, huwag kukwentahin ang pagod sa pagluluto. Ayan, mga bes. Isa-isa lang konti. Medyo matigas po kasi ang carrots at saka ang green beans. Ayan, okay. Ilagay na din natin ang sayote. Haluin natin ang ating gulay. Ayan, ang bango na. Pansamantala ang ating tatakpan ng gulay. Ayan. Balikin ang ulay ang atay. Ilagay na din natin ang balunan at nagka-meron na siya ng clay. Yan. Okay. Sakal-sakal lang natin mga bes. Kasi ang balunan ko luto na. Para siguradong malinis, pakuluan, at lalamasin ng asin. Tingnan na natin mga bes. Yan. Oh, bango ah.
paalaala mga best, pugasang mabuti ang gulay. Ilalagay na po natin ang cauliflower. Nandarang kukulan mga best. Pati basahan, kulay pink, favorite color ng Maybelline Sticker. Yan, halu-haluin natin mga best. Takpan uli natin mga best. Lipat natin ang ating atay sa mas malakas na palan. Isusunod na natin ang ating mushroom o kabute, mga best. Kasi ito ang magbibigay ng sabaw. Tingnan nyo, maya-maya. Ilalagay na natin ang kabute. O, sarap nito ang haluin natin, mga best. After 3 to 4 minutes, okay na yan, mga best. Tingnan na natin, mga best. Ayan, sabi ko sa inyo, magtutubig na to eh. Ayan. Hindi na po natin kailangan lagyan ng sabaw. Kasi ang gulay, habang niluluto, lumalabas ang kanyang sariling sabaw. Ganda oh, ng chapsoy. Ilagay na din natin ang broccoli. Para nang may pabayani, mga best. Laman yung gambay, ha? Yan, kita nyo mga best. Ganyan dapat ang magiging kulay ng atay. Mapula-pula, crispy-crispy. Takpan na natin, mga best. Mga best, magbabaraw tayo ng kaunting tubig na may cornstarch. Kung wala kayong cornstarch, pwede rin naman ang harina. Huwag mai-stress, mga best. Bawal ang nai-stress. Oh, ganda ng kulay ang ating pinakahuling ilalagay na gulay ay ang red bell pepper o siling pula at saka ang repolyo. Ilagay na din natin ang baby corn o kaya ang tawag ay murang mais o batang mais. Yan, naku po pagkakasag nito, masagana ang gulay. Kita nyo kanina ang aking mushroom, ang lalaki ngayon, limitan nyo. Oh, sabi ko sa inyo eh, konting asukal. Mga best. Siyempre, may magsasabi, kailangan ng itlog ng puho. Pasensya na po. At ang Sir Robert, Senior Robert, hindi nakain ng itlog ng puho. Kaya hindi natin lalagyan. Pero talagang kasama ko yun sa ingredients ng sapsuwi. Konti pa, 2 minutes, pwede na po. Ilagay natin ang siling pula o red bell pepper, kung ano man tawag dito. Ayan. Ilagay na natin ang ating tinunaw na cornstarch. Ilagay na natin ang panghuling gulay, ang repolyo. Ilagay na natin ang pritong balon-balon na nagpatay ng manok. Kasi kung hindi kumakain ng karne o kung ano man ang inyong problema sa kalusugan, nakita nyo mga best. Yan ang resulta mga best. Nailagay na natin ang ating balon-balunan at pritong atay mga best. Ang ganda sa paningin sa mata. Pero, masarap din ang kanyang lasa, mga best, promise. Okay, luto ng ating chapsoy. Ating pinaghirapan. Mukhang masarap. Kanin na naman ang kulay. Buti na lamang, walang bahaw. Broccoli, green beans, at saka kabute. Help, promise mga best. Baby corn. Help. Siling pula.
Okay, mga best. Thank you for watching. Please like and share and subscribe. Shout out kay Nathan James Cantre. Hi! Hayaan mo, pag-uwi ko ng Pilipinas, magkikita rin tayo. At salamat po sa lahat na nagsusubscribe. Hindi ko kayo pwedeng isa-isahin sa nag-o-order, sa tumatangkilig sa Madeline's Kitchen. Bye-bye! See you next vlog! Ang mga kakailanganin nating mga... kulay, ang buhay! Hindi na natin kailangan lag... Siya naman. Kariko! Bayan, kalabaw, wala ka pa po aking mga sabi ko. Makakilab siya ng kariwa gas eh.